Good day mga pare. Luto tayo ng pansit ng mga singkit. Sa isang pan, magpakulo tayo ng tubig. Tapos ihulog na natin yung sotanghon. Vermicelli noodles nga pala yung ginamit ko dito. Wala kasi ako nabiling glass noodles kaya ito na lang yung ginamit ko. Ganito nga pala yung itsura ng glass noodles. Para siyang sotanghon na dark colored. May gagawin na lang tayo mamaya para maging dark color din yung sotanghon natin. Mabilis naman itong maluto, yung vermicelli noodles. 5 to 7 minutes, luto na to. Sa isang pan, ilagay natin yung kangkong leaves sa kumukulong tubig. Magiging toppings kasi natin to mamaya. Ibablanch lang natin to sandali. Gumamit tayo ng strainer para masala yung mga excess water. Tapos, pag malamig na to, pipigay natin para mawala pa yung mga natitira pang tubig. Tapos gawa tayo ng sauce. Maglagay tayo ng dark soy sauce, honey at sesame oil, paminta at asin. Halu-haluin lang to. Ayun, luto na yung sotanghon natin. Ngayon naman, lalagyan natin ng pampakulay. Maglalagay lang tayo ng oyster sauce. Mas gusto ko itong gamiting pampakulay kumpara sa toyo. Magpainit tayo ng mantika. Chole canola oil, baka naman. Mag-isa tayo ng bawang, sibuyas, mushroom, carrots at bell pepper. Gusto ko kasi magulay kaya naglagay na rin ako ng beans at saka repolyo. Halu-haluin lang po natin to. Naglagay din ako ng paminta at saka asin. Sa isang pan, magpainit tayo ng mantika kasi magpiprito tayo ng breast chicken. Hiniwa ko lang to ng maliliit. Chicken ang ginamit ko kasi ayoko ng red meat. Iluto natin to hanggang maging golden brown. Tapos ihulog na natin yung sotanghon. Halu-haluin lang natin to hanggang magblend yung sotanghon at yung chicken. Tapos ihulog na natin yung mga gulay na niluto natin kanina. Tapos ilagay na natin yung ginawa nating sauce. Sa isang pan, magluluto tayo ng itlog. Kapag naluto na to, hiwain lang natin to ng maliliit. Sa pansit, maglalagay na tayo ng sesame seed. Halu-haluin lang natin ulito. Ilalagay na natin yung ginait nating itlog. Pati na rin yung dahon ng kangkong. Maglagay ulit tayo ng sesame seeds at sesame oil. And there you have it, ang Jepchea version ni Paring Dan. Di man siya kagaya na nabibili natin, pero hindi to magpapadaig sa lasa. Thank you for watching.